Samantala, sa isang punto ng trastasyon, bahagyang dinaanilag ng mga deboto ang puon sa bago nitong andas. Tila ba nabalot kasi ng hamog ang nakapalibot nitong salamin. Ang paliwanag ng Quiapo Church sa pagtutok ni Chino Gaston. Isang puong Nazarenong nakabalot sa tempered glass na nakapatong sa bagong andas. Yan ang nasilayan ng mga debotong naghihintay ng 3 taon mula nang ipatigil ang prosesyon noong 2020 dahil sa pag-iingat sa pandemya. Mga gulong ng forklift ang gamit para makayanan ang mas mabigat na tempered glass. Pero mas magandaw ito itulak. Ang nag-iisang parte ng imahen na pwedeng mahawakan ng mga nananabik na deboto ang huling bahagi ng krus na nakalitaw sa likuran ng glass enclosure. Bago ito, bago yung ating tatlong gulong at makakapalo ito. Solid po ito, hindi po ito na plat-plat. Kayang-kaya ho nito yung load ng maraming tao. Nanibago man ang mga deboto sa itsura ng andas, hindi nito napigilan ang panata ng ilan na sumampa pa rin para mahawakan ang puon. Gaano man kaliit ang pwedeng tungtungan, nagawan pa rin ng paraan kahit bawal. Ang nakausling dulo ng krus, nilalambitinan pa ng ilang deboto. Kahit naka-plastic yun, masasampan, masasampan. Damang-dama ang pananabik ng mga deboto ng Ilaho sa posisyon ng itim na Nazareno. Buksikan o sa mga panahon ay kayang mapigilan. Ayan na! Libo! Ang mga gusto namang lumapit lang sa andas, kailangan suugin ang malailog na agos ng tao. Pero habang tumatagal, kapuna-puna ang pamumuo ng moisture o tubig sa salamin ng andas. Pakapal ng pakapal yan hanggat sa umabot sa puntong hindi na maaninag ang puon sa loob. Ayon sa Quiapo Church, posibleng dahil daw ito sa pag-ulan kaninang umaga, naging mainit na singaw daw ito na namuo sa salamin ng andas. Nakadagdag pa ang init ng katawan ng mga deboto. Agad din daw itong pinupunasan dahil posibleng makasira ang moisture sa mahigit 400 taon ng imahen na nililok sa kahoy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.